Welcome to my YouTube channel. By the way, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, I'm Hershey. And then, ang topic natin ngayon is about Golden Retriever Puppy. So, ikaw ba'y may balak bumili ng Golden Retriever? O gusto mo mag-alaga ng Golden Retriever? So, ano bang mga qualities ng isa pang Golden Retriever? So, itong ikukwento ko sa inyo is about sa experience ko lang po sa Golden Retriever ko. So, disclaimer lang po, hindi ako expert sa mga dog. So, kung itong hinahanap kong video is nasa tamang video ka. So, keep on watching! Hi! So, ano nga bang struggle ko sa baby ko? So, by the way, ipapakilala ko muna sa inyo ang baby ko. Name niya is Kobe. So, say hi, Kobe! Hi, woman! Sorry na lang. So, itong baby ko is 4 months na siya. So, sa 4 months niya, so marami na, ako, na kaming pinagsamahan. So, medyo alam ko na yung mga ginagawa niya. So, yung kakulitan niya. O, oh, diba? Oh, medyo suplado siya ngayon. So, yun nga. So, ano bang ang ginagawa niya? Usually, nung baby pa siya. So, may kwento kasi yan kung bakit nagustuhan ko ang Golden Retriever. Kasi nung may pinuntahan kami na cafeteria na para puro aso, may isang Golden Retriever doon sa gilid na siya yung unang lumapit sa akin. Tapos, nasa tabi ko lang siya. Tapos, sobrang alam mo yung parang aso ko, wow, ang bait-bait. So, sabi ko, gusto ko ng gantong aso. So, ayan yung picture na yan. Yan yung first time ko na nasabi sa sarili ko na gusto ko ng Golden Retriever, di ba? So, yun na nga. Sabi ko, sa birthday ko, bibili ko yan. So, ito si Kobe is regalo ko to sa sarili ko nung birthday ko. O, di ba? So, para may remembrance naman siya sa akin. May remembrance ako nung birthday ko. So, ano nga bang struggle? Wait lang. Tanggalin ko muna siya kasi medyo nagtatantrum siya. So, yun na nga. Yung pagkakuha ko sa kanya, nung pagka-uwi ko sa kanya dito sa bahay, ang unang-una kong itinuro sa kanya is about pag-uwi at saka pagpupo. So, para masanay siya kung saan siya uwi-uwi, saan siya sa pupo. And then, ang napansin ko sa kanya is napakadali niyang turuan. In siguro one day lang ata yun na siya nagwiwiwi, din na siya nagpupupo. Ang gulat nga ako kasi yung ibang aso ko naman hindi naman ganun agad natutunan ko saan sila wiwiwi tsaka pupupo. So yun, good job siya doon. Pero isa sa mga struggle mo pag may aso ka, yung pagwiwi tsaka pagpupo. So yun nga, hindi ako nahirapan sa kanya and then masaya ako sa ganung part. So, nung nasabi ko ngayon, natuwa nga ako agad eh. Kasi hindi na ako masyadong mahihirapan na maglinis ng wiwi tsaka ng pupo. So, tinrain ko siya doon sa may labas namin. Ang damisan, sa CR, ganun. So, ang pangalawang napansin ko sa kanya, hindi siya pwede sa mainit na lugar. So, kung ganun, bilan mo siya ng sarili niyang electric fan o kaya yelo, yun. Mahilig siya mangat-ngat ng yelo. So, ang ginawa ko na lang is, kumukuha ko ng yelo dun sa ref, tapos yun yung pinapainom ko sa niya, yun gustong-gusto niya yun. So, dapat meron kayong aircon sa bahay. So, yun yung napansin ko sa mga. Pero kung wala naman, pwede na yung electric fan, tapatan mo lang siya lagi ng electric fan. Kasi pag hindi, parang naiiritable sila kasi nga naiinitan sila. Siguro kasi nga sa balahibo nila. So, kaya ganun. So, ang pangatlo kong napansin sa kanya, ang hilig niyang maglaro sa tubig. So, as in talaga. So, yun yung pinaka, isa pa sa struggle ko sa kanya. Yung malingat lang ako sa kanya is, ayun na, nandun na siya sa tubigan. So, yun nga, may, minsan kung saan may basa, doon siya hihiga. So, minsan, yung wiwi niya, hinihigaan niya. So, yun, kaya dapat bantayan mo siya. Kaya nga, mahilig siya magbasa, mahilig siya maglaro ng tubig. O, minsan nga ang ginagawa niya, iinom siya ng tubig. Pagkatapos niya uminom ng tubig, itatapon niya yung tubigan niya, tapos hihigaan niya. Ay, grabe talaga. So, ang gagawin ko, pupunasan ko na naman yung katawan niya. Ganyan, struggle ko yun sa kanya. So, pero, medyo, alam mo, kulit-kulit niya. Parang kung may inaalaga ang bata, pero masaya naman.
So, isa pa, ang hilig niya pumunta sa CR, parang yun yung ginagawa niyang tulugan. Kasi nga, naiinitan nga siya. So, yun nga. Tapos nun, sa pang napansin ko sa kanya, sobrang hyper pala niya. Sobrang hyper ng mga gantong aso. Sabi ko nung, kasi akala ko pag nakikita ko dati sa mga Facebook, sa YouTube, na mga aso, yung mga ganyan, parang ang behave sila, ganyan. Pero, kabaligtaran pala, sobrang hyper. Lahat ng makita, ngangat-ngatin. So, chinelas, cord, tapos yung basta may makita siyang kahit bato, ngangat-ngatin niya. Tapos, ayun nga, so kahit furniture, ganun, upuan. So, kailangan 24 hours mong babantayan siya. So, para kang nag-aalaga ng bata, tapos nagbabantayan. Pero okay lang naman, kasi parang yun yung experience mo sa kanya. Diba? Cute. Cute siya. Cute. Cute. So, yun na nga. So, sa pang mga struggle ko sa kanya, ang hilig niyang matulog. Hindi di siya pagkakain, tulog, pagka, alam yun, maya't-maya tulog siya. Siguro kasi nga, baby pa siya. So, pero siguro kasi common naman talaga yun sa mga aso na mahilig sila matulog. Ganun. So, tsaka, ano, mahilig siyang tumabi sa'yo. Tsaka, sobrang sweet ng mga gantong aso. So, minsan, matutulog siya sa paa ko, ganun. Tapos, tutabi siya. Tapos, kung saan ka pupunta, susundan ka niya. So, parang, ang sarap lang sa feeling na alam niyang, yung alam niyang, ano, sarap lang sa feeling na, meron pang parang best friend na kagkatulad ng ganyan. So, may poodle ka, di ba? Ganyan. So, ang napansin ko pa sa kanya, pag iinom sila ng tubig, kailangan nakasawsaw sa paa nila. Ayan. So, ayan, nakasawsaw sa paa niya yung tubig. Ayun. So, parang siguro nga kasi nga naiinitan siya. So, tapos, mahilig din siya mag-bite. Ganyan, ang hilig niyang mangagat, ganyan. So, ang dami ko na nga sugat nga, ganyan. Ayun, so, ayan, dami kong mga kalamot niya, ganyan. Pero, okay lang din kasi nga, baby pa siya. So, nangangat-ngat, kasi nga, baby pa siya. So, nangangat yung ngipin niya. So, siguro, tinutubuan siya ng ngipin. Kaya gano'n, bibilan mo siya ng teeter, ganyan, para sa kanya, ganyan, para yun nilang yung atin niya. And then, itago mo na lahat ng pwede mong itago kasi I'm sure masasira yung mga gamit mo. So, ano pa bang qualities ng isang golden retriever? Sweet sila. Pwede sila sa mga baby kasi, ano sila, friendly dog sila. So, kung may mga iba ka pang aso, edi okay lang yan kasi actually, tatlong aso ko dito sa bahay. So, nung pagka-uwi ko sa kanya, natakot nga ako na baka hindi maging, na mag-away-away sila, magrambulan. Pero hindi, lahat sila close sila. So, masayang. Kasi nga, golden retriever, very friendly yan. Tapos, very, ano yun, sweet. So, pwede siya sa mga baby. So, kung may bisita ka sa bahay, natakot sa aso, okay lang, pupuntahin mo sa bahay, hindi siya nangangagat. So, yung mga gantong aso, hindi sila nangangagat. Pwede pa nga manakaw yun eh, may pumunta nga dito sa bahay namin eh. Wala, yung dalawang aso, tumatahol na. Siya, wala, tiningnan lang niya, tapos tulog na. So, sabi ko, ama, itong asong ito, mananakaw ito eh. So, ayun na nga. So, yun na nga ang isa pong struggle ko sa golden retriever. Yun nga, mahilig sila sa tubig, mahilig sila magngat-ngat ng cord, furniture, kahoy, bato, tapos lahat ng makikita nila. Tapos, ayun nga, sobrang hyper, to the highest level yung hyper niya. Yun nga, so yung nakikita mo sa Facebook, na very, very, ano lang, very tahimik. So, magkaiba yun. So, siguro nga kasi nga, baby pa siya. So, yun nga, yun lang yung aking experience sa baby ko. So, I hope na may natutunan ka sa video ko. And then, kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube ko, click the bell button para updated ka sa mga video ko. So, thank you for watching!